Ayan guys. So, ito meron isang nakakainis na nangyari ngayong araw na to. So, nandito tayo sa may Bulacan. Meron kasi tayong client na OFW na nakiusap sa atin. Okay? So, tinanggap natin kahit Bulacan kasi talagang nakiusap sa atin yung client na i-check yung Starex na gusto niyang bilhin dito. So, nagpa-schedule si client dun sa seller. Nagpa-schedule. Tapos ako, bago ako pumunta rito, tumawag ako kanina ng 7 a.m. Nag-text ako dun sa seller, sa mismong may-ari, hindi dun sa agent, sa mismong may-ari, para i-confirm na pupunta ako kasi nga i-check yung Starex. Tapos, nandito kami ngayon sa Bulacan. Anong parte na to? Giginto. Hindi ko na lang sasabihin kung anong village to, pero baka maging familiar kayo sa nakikita niyo sa paligid. Okay, so to make the story short, pagdating ko ron, hindi na check yung sasakyan. Bakit? Kasi meron na daw buyer. At yung buyer, yung kapitbahay nila. Kapitbahay lang nila, ha? So, ito ang nagiging problema. Siyempre, yung client ko, nagbayad na. Nagbayad na para dun sa finang checking ko. Okay? Ako, pumunta rito, hindi ako tumanggap ng ibang client. Nag-cancel din ako ng ibang schedule kasi nga, pinriority ko yung client ko na to. Ngayon, sasabihin nyo ba sa akin, i-refund ko rin yung binayad sa akin ng client ko. Okay, sige, pwedeng ganon. Pwede nating i-refund. Walang magiging problema sa akin yun. Pero ang laking abala. Ang laking abala, tapos ang laking problema, bakit? Hindi ako tumanggap ng ibang kliyente, eto lang. Kinancel ko nga yung iba, para lang mapagbigyan yung client natin for today. Kaso itong naging malaking abala sa atin, di ba? Tumawag naman kami, nagpa-schedule yung client ko kahapon dun sa seller at in-approve nila. Pumunta ako ngayon, pero bago ako pumunta, tumawag ako. Habang nasa biyahe kami, sir, malapit na ako. Okay? Yung village na to, exclusive village, so dalawang gwardiya pa yung dinadaanan namin. Yung isang gate, pangalawang gate na yung kanina. Okay? Bago ako pumasok nung unang gate pa lang, tumawag na ako, sir, nandito na ako, ano pong kailangan kong ipakita or ano, sabihin na pangalan. Okay, so sinasabi niyang, sabi ng seller, sabi mo na pangalan ko, alam na nila. Okay, so dalawang gate yung dinaanan ko. Tapos walang sinabi si seller na, uy, nabenta na yung unit, ha, wala ka na pupuntahan dito. Wala. Tapos ngayon pagdating doon, tinetext ko pa lang yung client ko kasi nga sisimulan ko nang i-check yung sasakyan. Hindi pa ako nakakapag-check, biglang sinabi ng client, ay sir, pasensya na, yung kapitbahay ko bibilin pala tong Starex, hindi na po pwede. In-approve na yung schedule. Actually, dalawa pa nga kami nag-schedule, eh. Nag-schedule na yung mismong buyer, tapos nagpa-schedule din ako. Bago nga ako pumunta rito, tumawag pa ako, kinonfirm ko muna kung pwede akong tumuloy, di ba? So, ayun, pagdating ko pa lang dito sa kanto na to, tumawag na ako sa kanya, sir, nandito na po ako. Meron po ba akong kailangan sabihin doon sa guardhouse bago ako makapasok, ganyan. Diba? So yun yung nakakalungkot dahil, ayun na nga, nagkatotoo nga na gagastos lang yata ako. Siyempre ako, meron ako ibang client, busy rin naman akong tao, hindi naman ako patanga-tanga lang sa bahay na anytime pwedeng katakit at pwedeng cancelin anytime. Diba? May mga clients din ako na nagpa-schedule ngayon, pero hindi ko tinanggap, di ba? So sana maintindihan din ng ibang seller na dapat meron kayong piece of meron kayong tawag dito, professionality pa ganyan. Syempre, kaya kayo nagpapunta lalo na galing sa malayo, kahit papaano i-hold niyo yung unit. Kapitbahay mo lang yung buyer, hindi pa kayo nakapag-usap. Nakakahiya dun sa client ko, di ba? Gumastos siya nang wala siya na pala. Okay? Kung i-refund ko man yung pera o yung bayad ng client ko, sana nahiya man lang din yung seller na, bayan, nakaabala ako ng ibang tao, kapitbahay ko lang pala. Yung mga ganun, nakakainis kasi. Hindi ko alam kung anong pwede kong sabihin, eh. Nakakainis sa totoo lang.